Meron mo mga makain kaso lang talagang medyo mahirap talaga ang buhay na mga ganito. Talagang ano ka, bilak ka. Para sa akin lang naman, kasi tayo mga Pilipino, mga may puso naman tayo eh. Hindi naman kailangan na puro kayo galing sa gobyerno. Kung medyo may medyo ano naman na ano ang buhay ng bawat isang Pilipino na ganito, medyo maganda ang buhay mo, mag-share ka lang. Bakit to? Dalawang linggo lang may mga community pantry, bakit first time nyo? Kasi po, may binabantay po ang anak eh. So, pag may nababalitaan ka na mayroong ganito, pero hindi ka makapunta? Opo. Kasi may anak ka? Opo. Ilan po anak mo? Isa po. Isa? Opo. Asan po ang asawa mo? Trabaho po. Nasa trabaho? Opo. Ma'am, yung ganyan, anak, pati niya po na nakuha mo? Ilabas mo nga po yung isa. Ano po yan? Ano yan? Noodles po. Saka may dilata? Opo. Paano po yan? Pagkakasyahin? Pagkakasyahin na po. Yung ganyang karami, ma'am, mga ilang kainan po yan? Isa lang po. Isa lang? Opo, pantanghali lang po. Pantanghali? Opo. E paano kung walang ganito? Paano kayo, saan kayo kukuha ng tanghalian po? Problema po namin yun. Ha? Problema po. Yun ang problema? Opo. E pwede bang kainin ng anak mo na yung ganyan? Hindi eh, paya ka, paano? Ilang buwan na ba yung anak mo? Isang taon po. Sana po, pantay-pantay pagbigayan, hindi po yung pilipili. Kasi po yung iba namimili po kasi. Yung iba namimili? Opo. Kasi yung iba binibenta. Iba binibenta? Opo. Paano binibenta? Halimbawa, walang malutuan, binibenta nila. Itong concept ng Senado Community Pantry ay hindi na bago sa mga empleyado ng Union ng Senado. Well, actually, nag-umpisa pa to noong matagal na under ng Damayan program. At last two years ago, nagtayo kami ng isang programa ng Sagip Kawani, Sagip Mamamayan. At dahil nga itong concept ng community pantry ay para i-extend yung serbisyo ng mga employees union sa mga mamamayan natin, kaya sinet up namin yung isang community pantry. Actually, ito ay tulungan. Nag-ambag-ambagan yung mga empleyado ng Senado at kahapon po ay nagkaroon ng isang coordination meeting with the senator staff at mismong sila po ay naging bahagi noong pagdodonate ng mga goods na ito para sa kababayan natin na dito sa vicinity ng ng barangay ng Pasay. No? Kasama rin po dito yung sa tinatarget namin yung mga janitors at blue guards na mamababa rin naman talaga yung sweldo na na-lockdown, no? Kasi no work, no pay din sila. Noong nakaraang March pa ito, April, nang sunod-sunod na naglabas ng Facebook page, si Nika Director Monte Agudo na nagsasabi na kami ay member ng terrorist group, no? At kami yung tinaguri ang eyes and ears, no, of the CPP-NPA na ang layunin ay i-hijack ang plans and programs ng government. Sabi ko, sa ganitong klase ba? Kami pa ba yung mag-hijack? At kami lang po ay nagtatrabaho, no, ng maayos. Pinost na nila yung yung picture ko, no, kasabay ng picture ng presidente ng Supreme Court Employees Association. Of course, nagkakaroon ng mataas na anxieties and fear among our employees. Pero nanindigan kami doon sa legitimacy ng aming mga pinaglalaban katulad ng pag-regularize ng casual and contractual, hindi lang ng Senado kundi sa buo pa. Hindi po siya born out of red tagging. Pero ikabit ko lang po na dahil kahit natatakot kami, kahit binabrand kami as terrorist group, gusto naming ituloy yung serbisyong ganito sa ating mamamayan. At ito naman po yung sinumpaan namin as public servant, hindi lang para maglingkod sa institusyon, kundi para maglingkod sa mamamayan. Hindi katanggap-tanggap sa mga katulad naming union, lalo na yung union ng Senado, itong Senate Employees Union, natawagin
ni General Parlade na estupido itong mga senador na ito. Napaka unbecoming nung statement na yon, given na siya ay official pa man din, no, sa military. Very objective yung mga senador natin for calling for the review of the refunding ng NTF-ELCAC. Kasi alam namin at sinusuportahan namin na ang review at yung pagdi-defund ng NTF-ELCAC ay para mapunta doon sa naghihirap nating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga manggagawang nawala ng trabaho. Actually, tama yung gag order, no? Dahil sumasobra na sila doon sa kanilang pagbibitaw ng mga masasamang salita, no? Lalo na doon sa mga senador namin at doon sa mga organizers ng community pantry. At lalo pa yung sa mga unions na nare-red tag na rin.